hindi ko po alam sapagkat itong constitution na ito kasi, ito kasing constitution natin ngayon sa 1987. Ang sinasabi nito, mayroong balancing kapangyarihan ang legislative at ang executive. Ibig sabihin, pantay tayo ng kapangyarihan. Kapag ka iniimbita sana itong mga tiga-executive, sana po ay ipagbibigyan nyo kami. Sapagkat hindi naman po kami dito mga marites o parites. Attention! Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See, sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir. Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant. They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Yes. For English. For sure. At itong bagay na ito ay hindi po ito isang bagay na isinasantabi. Sapagkat saligang batas po ito. Kaya po dito na naman pumapasok na kahit anong gusto kong gawin na pumantay dyan sa 1987 Constitution, sumasama ang loob ko. Kaya ang nangyayari, ipinipilit kong baguhin natin ito. Kasi kung ganito ang sistema, na para tayo nagmamakaawa dito sa executive, na para makasama lang natin, eh sana magparlamentary na lang tayo. Eh napakahirap yung ganito, susulatan lang nila tayo. Sabi na walang waras, Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Interesadong kami dito sa usapin na ito. Yung inaantay namin, mabihira, oo. Akala ko, kaalyado natin itong mga nasa executive. Kung kaalyado namin talaga kayo, eh siputin nyo kami. Pambihira, oo. Napakahirap po ng sitwasyon natin. Gusto natin bumalanse, eh. Pero kung ganyan naman ang maaabutan namin dito, magparlamentary na ho tayo. Wala na ho akong pag-uusapan dito, kundi magparlamentary na tayo. Para harap-harapan tayo. Ang hirap ng ganito, taguan eh. Hindi ako sanay sa taguan. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang yain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out. Walk outan ka. Ang ating idolo, Senator Pimentel, Senator Bato, pagpasensyahan niyo po ako, maglalabas lang ako ng konting sama ng loob sa mga nagaganap. Sapagkat hindi ko maintindihan kung bakit hirap na hirap ang Senado na mag-imbita ng ibang sekretary. Marami po tayong inimbitahan. Nandiyan po ang sa DOE, inimbitahan din po natin ang kung meron silang mga ipapadala sa NEDA. Sulat. Nasaan yung sulat? Ito. Salamat po, ma'am. Hindi po may intulo ko, ha. Makakala nyo. Oh, ito ang sulat ng isang secretary. We thank you, Senator, for the invitation. In as much as we have had no opportunity to consider and review the House and Senate resolutions in relation to the mandate of the Department of Energy, may we respectfully request that we may be allowed to submit written comments at a later date after due internal study. Ayun, mga kapatid kong senador, sulat lang ang katapat natin sa ating invitasyon. Kaya po sana, akin din pong pinasasalamatan ng atin pong si Senator Tolentino. Kasama din po natin siya. Senator Tolentino, mabuhay po. Magandang umaga po, Mr. Chairman. Magandang umaga po. Tutuloy ko lamang po yung aking medyo ano lang. Pagpasensyahan lang nyo ako mga kasama ko kasi talagang napakasensitibo. Unang-una, tingnan nyo, napakaganda lang itsura namin dito. Ako nasa majority. Nandito ang aking hinahangaan, nasa minority. Napaka-interesadong kami dito sa usapin na ito. Yung inaantay namin, mabihira, oo. Eh sana magbigay po kayo ng interest dahil lang ang bill din na pag-uusapan po natin dito ay galing din kay Win Gatchalian. Kay Senator Win Gatchalian na nasa majority din. Eh ang akala ko, kaalyado natin itong mga nasa executive. Kung kaalyado namin talaga kayo, eh siputin nyo kami. Pambihira, oo. Napakahirap po ng sitwasyon natin. Gusto natin bumalanse, eh. Pero kung ganyan naman ang maaabutan namin dito, magparlamentary na ho tayo. Wala na ho akong pag-uusapan dito, kundi magparlamentary na tayo.
Para harap-harapan tayo. Ang hirap ng ganito, taguan eh. Hindi ako sanay sa taguan. Sir, gusto niyo pong magsalita para lumabig lang ng konti ang sitwasyon? Maganda pa yung sinabi niyo, Mr. Chairman. Tsaka mabuti nandito rin si Senator De La Rosa kahit online. Na-witness namin kahapon yung ano rin eh, yung init ng ulo ng isa pang chairman natin sa Agriculture Committee na halos hindi umusad yung hearing kasi sa galit na galit nga siya sa reports ng mga heads of the agencies to implement laws. So andun din si Senator Padilla kahapon eh. Alam ko katabi niya si Chairperson Villar eh. Which, yung ganung situation could really be, hindi ko sinasabing panacea, no, na sagot lahat ng problema, but improved by the parliamentary system being mentioned by our chairman. Kasi yung head of agency, head of the department, implementing the laws passed by the parliament or legislature belongs to the parliament in a parliamentary system. Therefore, una sa lahat, he could have been the nominee of the majority group in the parliament. Therefore, the head of the department or government agency shares in the wisdom, in the philosophy of the law and programs and activities authorized by parliament. So yun na yun, wala nang, you share it eh. That's why you get appointed to it. Therefore, your mission is to implement it. Yan po ang nakikita ko rin benefits ng parliamentary system. The merging or fusion of legislative and executive powers. May ganun. May nag-overlap po sila. So unlike now, nakikita natin, purely presidential tayo, appointed by the executive branch, it's as if, it's as if they're also a compartment na ito amin ha, dito kayo. Oh. So we create laws, they do not implement it, we are the failure. The legislature is the failure. Hindi kayo nararamdaman ng taong bayan. Ang ginagawa nyo, hindi namin nararamdaman. Totoo, kasi hindi ni... Tayo naman, tuturo natin ng executive. Hindi nila kasi ina-implement eh. While in a parliamentary system, walang takas. It's the government of the day which is determined by the majority in parliament. So ang sabihin ng taong bayan, hindi namin nararamdaman ang programa ninyo because mali ang wisdom ninyo, mali ang priorities ninyo, or palpak kayong mga majority in the legislature. Therefore, we demand elections to change you. Ganun po yun. So, actually, I agree with you. Mr. Chairman, wala akong problema sa parliamentary system. I think it's better for the Philippine culture din. Yung flexibility, we can make a mistake in an election and we can correct it. After 2 years down the road, 2 to 3 years down the road, we can correct it in a parliamentary system. Pwede nga 1 year down the road. So, ganun po yun. Yun po yung nakikita kong benefit po sa Republika ng Pilipinas if we adopt a parliamentary system. Ibang usapan naman yan sa federal, ha? Because federal is central-national relationship with regional states. So. But parliamentary is the fusion of or the sharing of powers between legislative and executive. At saka, ito na yung totoo na when you call the Congress as the representatives of the people, yun ang totoo sa parliamentary. Oh, yun ang totoo. Kasi, di ba, even the executive branch is determined by the legislative will and the members of the legislature are representatives of the people. So, mas maganda pa yun, Mr. Chairman. So, I agree with you. We also concentrate on a proposal to adopt a parliamentary form of government. Thank you, sir. Maraming salamat po, Senator Pimentel. Napakaganda po nung pagkakapaliwanag. Yan po ang ating bar top notcher. Napakasarap pakinggan. Maraming salamat po. Medyo humupa na po ang aming mga, hindi naman po yan galit, kundi hinaing. Hinaing po. At gusto lamang po namin mas mapaliwanagan ang ating mga kababayan na antay lang po ang kapangyarihan ng legislative at ng executive. Wala pong mas mataas dito. Tama po yung sinabi ni Senator Coco Pimentel at ni Senator Bato at ni Senator Tolentino na hindi po kami bata-bata ng sino man. Hindi po kami tita ng sino man dito. Kami po ay nagtatrabaho. At yung susundan ko lang po yung sinabi ni Senator Coco na alam niyo po, napakadami pong napakagandang batas. Lalong-lalo na po yan yung patungkol sa agrikultura. At kahapon, narinig ko po lahat yung napakagandang batas na yon na hindi po nai-implement
Hindi po nagagawa, hindi po kasalanan 'yan ng mga senador o mga congressman. Kasalanan na po 'yan ng executive. Yung mga hindi po nakaka-perform, bilyon-bilyon po pondo ng para sa mga magsasaka. Pero hindi po nagagawa. Eh, hindi natin malaman kung anong problema ng mga tao diyan sa executive. Kung gusto niyo ng silipan, maghapon tayo magsilipan kung gusto niyo. Tapos sasabihin sa akin ng mga tao sa paligid, ganito gawin mo, gumanti ka. Kausapin mo yung mga nasa commission and appointments. Pagdating sa budget, harangin nyo, bigyan mo zero. Eh, hindi naman ho natin pwedeng gawin yon. Kasi ang magtatamaan po dyan, ay yung taong bayan. Kasi ang prioridad po natin palagi, tandaan po natin, ang taong bayan. Kasi po, kaya naman po tayo nang gagalaiti dito dahil itong constitutional amendment and revision na committee na to, ang nakasalalay po dito, future ng Pilipinas, hindi po future namin ng mga senador o kung sino man. Ang pinag-uusapan po natin kung tayo ba ay magbabago o hindi. Kung mga ganitong sistema, payag na ba tayo dito o hindi? Yun lang po. Sana sa committee na ito, to you Mr. Chair, mag-issue po sana ang committee na ito ng show cause order why they should not be cited in contempt doon sa pag-atras nila na nung una pumayag sila at pinalilitaw nila na parang ginagawa ng katatawanan tong Senado. Mr. Chair. So siguro tatanungin natin sa kanila, although I know na karapatan nila na tumanggi, pero may karapatan din po siguro ang Senado na para protektahan ang integridad ng Senate against people who will make a mockery of this committee. Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating chief PNP. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo. At modus operandi na ng tatlong, gusto ko na mapamura Mr. Chair, meron pa ako mga testigo na modus operandi na nitong tatlo na pumasok ng bahay ng may bahay ng walang dalang warrant base lamang sa sabi ng asset at mga aresto ng kung sino-sinong taong gusto nila. And wearing bonnets, not wearing proper uniform. Ang masama kasi nito, kinukonsinti. Hindi ko po alam, sapagkat itong konstitusyon na ito kasi, ito kasing konstitusyon natin ngayon sa 1987, ang sinasabi nito, merong balancing kapangyarihan ang legislative at ang executive. Ibig sabihin, pantay tayo ng kapangyarihan. Kapag ka iniimbita sana itong mga tiga-executive, sana po ay pagbibigyan nyo kami. Sapagkat hindi naman po kami dito mga marites o parites. Yung pong aming gusto naming kain kasama po kayo ay patungkol po sa konstitusyon. At itong bagay na ito ay hindi po ito isang bagay na isinasantabi. Sapagkat saligang batas po ito. Kaya po dito na naman pumapasok na kahit anong gusto kong gawin na pumantay dyan sa 1987 Constitution, sumasama ang loob ko. Kaya ang nangyayari, ipinipilit kong baguhin natin ito. Kasi kung ganito ang sistema na para tayo nagmamakaawa dito sa executive na para makasama lang natin, eh sana magparlamentary na lang tayo. Dahil sa parliamentary, obligado silang humarap at iisa na ang executive at ang legislative. At bawat linggo, nandyan sila sa harap natin, pwede natin silang questionin. Pwede natin silang makapanayam ng magandang usapan. Eh, napakahirap yung ganito. Susulatan lang nila tayo. Kita nga yung... Sabi ko nga, kayong tatlo, nagawa nyo yon sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap. To you, please. Ikaw, just look at me. Huwag ka matapad. Di kita kakain na kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobre ang kaharap mo, pero pag sa akin, di ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matulang, pero pagkaharap mo ako, takot ka. Baguntot mo. At kinukonsinti kayo na inyong chief of police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng justisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby! Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. Sinapitain okay, na ayan na naman, no? Ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na dudulas, magsiserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay
nagki-casing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. When I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nagbubunit yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan yan, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay tama ba na magbunit yung mga pulis mo pagka-perform ng duty o manghuli? Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provide... Stop right there. You said hindi. Pakiready yung video. Now, huli ka. You said hindi. Yes, sir. Pakiready yung video. Ang pag-usapan lang po natin muna yung procedure na magsaserve ng warat. A, nakabonet. Bakit nakabonet? Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Ay, naalaman mo nakabonet. So tama ba yung ginawa nila, mali, na nakabonet sila? Well, nakataas, sir. Hindi tama yun, sir. Kailangan makabonet, pero ibaba mo, magpakilala ka. So okay lang magbonet, pero ibaba mo muna yung bonet. Pakita mo yung mukha mo, dahil mukha mo. Dito na lang po, Your Honor. Dati po, nung una po, pinili ko pong manahimik po. Pwede naman daw po ako magbigay ng sarisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor. Mas pinili niyong manahimik? Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso? Opo, Your Honor. Alam niyo po ang pwedeng maging sentensya din ninyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen? Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik. Kesa ipagtanggol ang sarili po ninyo, gustong-gusto din namin malaman kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang pulis ay involved sa, allegedly involved sa pangkawala ng isang dalaga. At alam niyo naman po siguro palagi ang sitwasyon, ano? Kapag kaganyan na ang naiipit sa ganito, kayo. Alam niyo po ba yun? Na maaaring kayo ang maipit dito sa dulo? Okay. Po na sinabi ng mga taong ito na nagsaserve sila ng warrant of arrest. Kaya ang sabi ko nga, eh dapat eh sumunod doon sa Supreme Court issue 1 sa dapat naka-body-worn camera po. Narinig mo, Colonel Arnedo. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tupa. Dito makikita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel? You're a bad example of the PNP. Your Honor, Senator Tulpo, talawin mo natin. May warrant o wala? Sir, may warrant, sir. Pero yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa ano, sir, yung Chief Intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero may warrant yung subject. Mayroon, sir. Hindi lang nabit-bit yung warrant. Yes, sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi lang nabit-bit yung warrant because they are validating Chief Intel po yung nandun, sir. Klaruhin natin, covered ng warrant yung subject, yes, na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabit-bit yung papel. Yes, sir. Klaruhin mo maga. Walang warrant, dapat hindi kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry po, Chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warat. Sinabi na nga mismo ni Attorney Bernardo, sabi ng mga polis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga polis mo nandito, dala nila yung warat. They were there, here. Dala nila yung warat. Ngayon sinabi mo walang warat, pero nung i-baby ka, sabi mo... Klaruhin ko lang, Sir Tutulpa. Hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Ang request ko sana sa committee na ito, to you, Mr. Chair, mag-issue po sana ang committee na ito ng show cause order why they should not be cited in contempt doon sa pag-atras nila na nung una pumayag sila at pinalilitaw nila na parang ginagawa ng katatawanan tong Senado. Mr. Chair, so siguro tatanungin natin sa kanila, although I know na karapatan nila na tumanggi, pero may karapatan din po siguro ang Senado na para protektahan ang integridad ng Senate against people who will make a mockery of this committee. Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating Chief PNP. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo. At modus operandi na ng tatlong, gusto ko na mapamura, Mr. Chair. Meron pa ako mga testigo na modus operandi na nitong tatlo na pumasok ng bahay, ng may bahay, ng walang dalang warrant, base lamang sa sabi ng asset at mga aresto ng kung sino-sinong taong gusto nila. And wearing bonnets, not wearing proper uniform. Ang masama kasi nito, kinukonsinti. In fact, when I interviewed the Chief of Police at that time, and I think the Chief of Police was already relieved. And what was the name of that Chief of Police? Is he here? And I interviewed the last time sa radio program ko, sabi mo, isa ka pa, Colonel. Sabi ko, Colonel, bakit nagbubunit ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan, pati ako nga nagbubunit. Don't lie to me, papakontem kita, magsumpa ka muna rito bago makasagutin. Put him on the road.
Pakiready kong sec yung sinabi sa radio show ko. Pakontem ko to kahit na kernel ka. Nakakapikon na eh. Hindi po ako papayag na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paano kapihin ng mga abusadong pulis ang mamalit na rin kababayan. Although hindi naman po lahat ng pulis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait, barkada ko for so many years, just like you, Mr. Chair. Pero merong ilan tulad ng mga ito, ng mga bulok na itlog sa PNP, ang siya nagsisira sa imahin ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na nabuild ng mga kasamahan ninyo for so many years pinaghirapan, nawa-wipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Now, Colonel, can we put him under oath? So, clearly, may nagsisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Senator, ba to? Yes, in order, it doesn't take Attorney Bernardo to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sila, kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Kasi, Chairman, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito eh. Pakinggan natin kung sila, kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Kasi, Chairman, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito eh. Na, nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant, remember? Meron yes, hawak ng warrant. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may haraw, hawak silang warrant ha? They were serving warrant, ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak yung warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, mag-serve po kami nun. Pero hindi... Oh, ano isi-serve nyo kung wala kayong dalang warrant? With due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented from pag-alis namin. Actually po, planned operation dahil po pinlaano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. Naka-blatter? Nalalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan yung blatter? Saan yung blatter yan? Okay, Mr. Chair, okay, ayan na naman, ayan na naman, Mr. Chair. Palagi natutulos, magsiserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagki-casing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not. Stop him. Basta ka pa. See, sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir, Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant. They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, merong hawak sila. So, saan? Saan ang warrant nyo at the time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your... Dala po yung warrant officer ko, Your Honor. Ha? Ako po yung sinasabi lang hindi may dala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dicen po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala kang warrant at the time yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsiserve po kami ng warrant o pares na... Kaya nga, paano kayo magsiserve kung walang warrant? So, dala-dala niyo warrant? Dala po namin, Your bakit sabi mo na walang warrant? Magpa-validate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali, Mr. Chair. Paano sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga polis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Sandali, patuloy tayo, tuloy. Sabi mo walang warrant. Sir, based doon sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, si, which is not part of the validating team. Yung nga, dapat pinaintindihin nyo kasi, Sir Tulpo, nang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Hey, sir. Sila, intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na mag-serve ng warrant. Yes, Your Honor. Intindihin ko kayo. Naiintindihan ko kayo, yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun ba talaga? Magsiserve ka ng warrant. Alangan naman, magsusurveillance na kainiporme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung nakainiporme. Ganun lang yun. That's, Juan. Nahirap yung, ako. The worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo. Ay, hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibaby ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sino pinakamaraming na-contempt na police dito sa Senado? Ha, kaninong committee pinakamaraming na-contempt na police at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasin kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin,
porque dati kong police, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na police dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko ng police ay totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung police. Di ba? Bakit naman na wawalang hiyain yung police kung dapat, hindi dapat wawalang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang one is, I am trying to be fair here. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong CPNP. Ang dami ng police minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung police na dapat hindi naman kakawawain. Respetuhin lang rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na civilian, ganun din ang right ng mga police. Fair lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never, never in my pagiging CPNP. Mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize. Para sa inyo, nakakilala sa akin. If you know me, you will really know me. Tanggap, for the record, na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi kayo dapat magiging pulis. Oh my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan anong gira gusto ninyo, anong warfare gusto ninyong lalaban sa akin, hindi ko kayo atrasan kung sira ulo kayong pulis. Pero kayo matinong pulis at pinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng tao. So, standby muna tayo dito sa issue na ito. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli, paalam. And actually administered out. Okay. Colonel, during the last... Hindi ko na matanggap-tanggap. For the record, na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Chair, ano sinabi na walang waras? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang ito mga police pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out. Walk outan ka. Mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me. Sabi ko nga, kayong tatlo, nagawa nyo yon sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap. To you, please, ikaw, just look at me.
Huwag ka matapon, di kita kakain, di kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobreng kaharap mo, pero pag sa akin, di ka makatingin. Duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matulang, pero pag kaharap mo ako, takot ka. Baguntot mo. At kinukonsidi kayo na yung chief of police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng justisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby! Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalasmala, sinasalvage pa. Okay, ayan na naman, ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na dudulas, magsiserve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagki-casing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. When I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nagbubunit yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan yan, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay tama ba na magbonit yung mga pulis mo pagka sa mag-perform ng duty o mag-manghuli? Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provide... Stop right there. You said hindi. Pakiready yung video. Now, huli ka. You said hindi. Yes, sir. Pakiready yung video. Ang pag-usapan lang po natin muna yung procedure na magsaserve ng warat. A. Nakabonit. Bakit nakabonet? Sir, kung nakabonet man yan, no, ako rin during that day po, nakabonet ako dahil sobrang init. Ngayon, alam mo nakabonet. So tama ba yung ginawa nila, mali, na nakabonet sila? Huwag nakataas, sir. Hindi tama yun, sir. Kailangan makabonet pero ibaba mo, magpakilala ka. So okay lang magbonet pero ibaba mo muna yung bonet. Pakita mo yung mukha mo, dahil mukha mo. Dito na lang po, Your Honor. Dati po, nung una po, pinili ko pong manahimik po. Pwede naman daw po ako magbigay ng salisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor. Mas pinili niyong manahimik? Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso? Opo, Your Honor. Alam niyo po ang pwedeng maging sentensya din ninyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen. Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik. Kaysa ipagtanggol ang sarili po ninyo, gustong-gusto din namin malaman kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang pulis ay allegedly involved sa pagkawala ng isang dalaga. At alam niyo naman po siguro palagi ang sitwasyon, ano? Kapag kaganyan na ang naiipit sa ganito, kayo. Alam niyo po ba yun? Na maaaring kayo ang maipit dito sa dulo? Opo, yun po na sinabi ng mga taong ito na nagsaserve sila ng warrant of arrest. Kaya ang sabi ko nga, dapat sumunod doon sa Supreme Court issuance sa dapat naka-body-worn camera po. Narinig mo, Colonel Arnedo. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tugma. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel, you're a bad example of the PNP. Your Honor, Senator Tulpo, talawin mo natin. May warrant o wala? Sir, may warrant, sir. Pero yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa ano, sir, yung chief intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero may meron sa warrant yung subject. Mayroon, sir. Hindi lang nabitbit yung warrant. Yes, sir, yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi lang nabitbit yung warrant because they are validating chief intel po yung nandun, sir. Pero natin, covered ng warrant yung subject, yes, na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabitbit yung papel. Yes, sir. Oh. Pero yun, walang warrant, dapat hindi kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry po, chief. Doon pa lang nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it, parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Attorney Bernardo, sabi ng mga pulis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga pulis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there, here. Dala nila yung warrant. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo... Klaruhin ko lang siya, Tutul pa. Hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Request ko sana sa committee na ito to you, Mr. Chair. Mag-issue po sana ang committee na ito ng show cause order why they should not be cited in contempt doon sa pag-atras nila na nung una pumayag sila at pinalilitaw nila na parang ginagawa ng katatawanan itong Senado. Mr. Chair. So siguro tatanungin natin sa kanila, although I know na karapatan nila na tumanggi, pero may karapatan din po siguro ang Senado na para protektahan ang integridad ng Senate against people who will make a mockery of this committee. Patutunayan ko sa inyong tatlo na napakasinungaling nyo. Wala kayong respeto sa dating chief PNP. Para kayong binibaby-baby yung bang nasa piling nyo. At modus operandi na ng tatlong, gusto ko na mapamura, Mr. Chair. Meron pa ako mga testigo na modus operandi na nitong tatlo na pumasok ng bahay, ng may bahay, ng walang dalang warrant base lamang sa sabi ng asset at mga aresto ng kung sino-sino taong gusto nila. And wearing bonnets, not wearing proper uniform. Ang masama kasi nito, kinukonsinti. In fact, when I interviewed the chief of police at that time, and I think the chief of police was already relieved. And what was the name of that chief of police? Is he here? And I interviewed the last time sa radio program ko, sabi mo, isa ka pa, Colonel,
Sabi ko, Colonel, bakit nagbubunit ang mga bata mo pag nag-raid? Kasi mainit dito sa Bulacan, pati ako nga nagbubunit. Don't lie to me, papakontem kita, magsumpa ka muna rito bago mo kasagutin. Put him on the road. Pakiready kong sec yung sinabi niya sa radio show ko. Pakontem ko to kahit nag-Colonel ka. Nakapikon na eh. Hindi po ako papayag na for so many years, for decades, nakikita ko po kung paano kapihin ng mga abusadong pulis ang mamalit natin kababayan. Although hindi naman po lahat ng pulis abusado, I have so many friends in the PNP na napakabait, barkada ko for so many years, just like you, Mr. Chair. Pero merong ilan tulad ng mga ito, ng mga bulok na itlog sa PNP, ang siya nagsisira sa imahe ng napakaganda na ginagawa ng kapulisan natin. Dahil sa gravity ng inyong kasalanan, yung magandang imahe na nabuilt ng mga kasama ninyo for so many years pinaghirapan, nawa-wipe out sa isang iglap dahil sa katarantaduhan ninyo. Now, Colonel, can you put him under oath? So, clearly, may nagsisimulang sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Senator Bato? Yes, in order, it doesn't take Attorney Bernardo to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sila, kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito eh. Pakinggan natin kung sila, kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Na nung last hearing, we were all here. At sinabi nila, they were serving warrant. Remember? Meron yes, hawak ng warrant. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyong warrant? May dala kayong warrant? No, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor. Mag-serve po kami nun. Pero hindi. Ano isi-serve niyo kung wala kayo nilang warrant? With due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented. Pag-alis namin, actually po planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. Naka-blatter? Nalalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan yung blatter yan? Ayan na naman, Mr. Chair. Palagi na tutulas, mag-serve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagki-casing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi pagtutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not. Stop him. Saka pa. See? Sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir. Colonel po. You see? Sir, sinabi niya, they were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple English. They were serving the warrant. So, meron hawak sila. So, saan ang warrant nyo at the time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your... Dala po yung warrant officer ko, Your Honor. Ako po yung sinasabi lang hindi may dala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dixon po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala ka warrant at the time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsiserve po kami ng warrant o pares na... Kaya nga, paano ka magsiserve kung walang warrant? So, dala-dala yung warrant? Dala po namin, Your Honor. Bakit sabi mo na walang warrant? Mag-validate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sadali, Mr. Chair. Paano sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga police pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, patuloy. Sabi mo walang warrant. Sir, based doon sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, which is not part of the validating team. Yung nga, dapat pinaintindihan nyo kasi ni Tortolpo, na ang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Ay, sir. Sila, intelligence officer, nagsusurveillance sila kung nandoon yung subject, di ba? Yes, sir. Kaya si pag-serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yes, Your Honor. Naintindihan ko kayo. Yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun ba talaga? Magsiserve ka ng warrant. Alaga naman, magsusurveillance sa kainiporme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung nakainiporme. Ganun lang yun. That's a one. Nahirap yung, ako, the worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibibaby. What's the use of me being the chairman of this committee? Kung ibibig ko kayo. For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan, ha? Sino pinakamaraming na-contempt na police dito sa Senado? Ha? Kaninong committee, pinakamaraming na-contempt na police at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pagkailam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasin kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque dati akong police, bibibihin ko kayo? No, record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na pulis dito sa Senado. Ako ang pinakamarami. Pero record shows also, kapag nakita ko ng pulis ay totoo ang sinasabi, ay by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman na
Wawalang hiyain yung pulis kung dapat hindi dapat wala hiyain. Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang wala. I am trying to be fair here. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP. Ang dami ng pulis minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawawain. Respetuhin lang rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na civilian, ganun din ang right ng mga pulis. Fair lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never in my pagiging chief PNP. Mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize. Para sa inyo, nakakilala sa akin. If you know me, you will really know me. Tanggap, for the record, na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, mawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang diyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi kayo dapat magiging pulis. Oh my God, sabi ko sa inyo, I am your number one enemy kung masama kayong pulis. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan anong gira gusto ninyo, anong warfare gusto ninyong lalaban sa akin, hindi ko kayo atrasan kung sira ulo kayong pulis. Pero kayo matinong pulis at pinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng tao. So, standby muna tayo dito sa issue na ito. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli, paalam. When I interviewed you sa radio program ko, tinanong kita, bakit nagbubunit yung tao ninyo? Pakisagot nga ulit kung consistent ka. Yes, sir. Ang tanong na bakit, sir, ay hindi ko matandaan yan, sir. Kung hindi, ang tanong mo sa akin, sir, ay tama ba na magbonit yung mga pulis mo pagka sa mag-perform ng duty o mag-manghuli? Parang ganun, sir, yung natatandaan ko. And then sinagot ko yan, sir, ng hindi, sir. And then, sir, may pahabol ako doon dahil may pinahabol pa kayo na pwede din naman provided... Stop right there. You said hindi. Pakiready yung video. Now, huli ka. You said hindi. Yes, sir. Pakiready yung video. Okay. And then, go ahead. Yes, sir. And then, sir, sabi ko, pwede din naman provided na pagdating mo sa area is magpakita ka ng mukha mo, itaas mo, yung bonit mo kung may bonit ka, at magpakilala ka as... No, sir. Sir. Yes, that was later on. Pero ang una mong sinabi, mainit kasi sa Bulacan, kaya nagbubonit kayo, maging ikaw, nagbubonit ka nga. Yun yung straight answer mo. And then, dumugtong ako ng tanong, saka sumagot, masama kung nakataas, kung nakababa, dapat nakataas. Dapat, Kernel, ang diretsong sagot agad mo doon, bawal ang bonit, stop na, wala nang mainit. At ako nga nagbubonit. Ginagawang kengkoy ang PNP. Do not use the word mainit, kaya ka magbubonit. Anong kinalaman ng mainit na panahon sa pagsuot ng bonit? That's what you said. Are you denying it? Na you said na mainit? No, sir. Mayroon akong naaalala. Are you denying it? Na mainit, let's sir? Play the video. Oh, sabi mo mainit. Yes, sir. Mayroon, sir, akong word na mainit pero hindi ganyan ang pagkasabi ko, sir. Gusto mo i-play kong video? Kayaan niyo po muna sana ako. Hindi, gusto mo i-play kong video? Yes, sir. Pero gusto ko pong sagutin before niyo po i-play para po hindi po ako mangungupya sa video. No? Sige. Kung sinasabi niyo, sir. Noong tawagan niyo po ako, ay actually ako ay nagpunta sa isang barangay na kung saan tayo ay... Before you continue,
ay sandali lang. Kirel po niyo. Sir. Hipi ka pa ngayon doon o na-relieve ka na? Sir, nakabalik po ako, sir. Saan, sa? Sa Pandi, Bulacan, sir. Pandi, Bulacan. Yes, sir. Nakabalik ka doon ngayon. Yes, sir. As hipi. Yes, sir. Okay. Continue. Nandito pang kataas-taas sa PNP, bakit nakabalik tong taon to? Sinong PD? PD ng Bulacan. Sagutin mo ang tanong ni Sir Tortolpo. Bakit yung binalik doon? Nakapag-out ka na? Out ka na? Tapos na? Okay. Okay, but continue, Colonel. Please. Yes, sir. Sir, ang natatandaan ko nung tanongin niyo ako tungkol dyan, kung tama ba, ay yung nga sinagot ko, sir, na hindi, sir, sabi ko. Mayroon yung word na, and then may pahabol doon, sir. Na kung sa saan ko sinabi na pwede naman pagpunta mo din sa area, pero pagdating mo doon sa area ay magpakilala ka as police officers at sabihin mo kung ano yung pakay mo. Yun, sir, yung naano ko doon, sir. Kung saan, sir, ay nasabi mo, ay naikisabi ko rin sa'yo na ako nga, sir, ay nagsusuot din ng bonnet dahil, sir, sa word na bonnet na nakopya ko na rin sa inyo. Pero actually, pati yung mahiinit, sabi ko, kasi during that time ay nasa taas ako ng bubong that time, sir. Na sinabi ko, mainit nga. Yun, sir, yung ano ko, natatanda. Tapos ka na. Yes. Yun nga po, in short, sabi mo, let's play the video na. Pakinggan natin. Ang pag-usapan lang po natin muna, yung procedure ng pagsaserve ng warat. A, nakabonnet. Bakit nakabonnet? Sir, kung nakabonnet man yan, no, ako rin nung during that day po, nakabonnet ako dahil sobrang init. Ay, naalam mo nakabonnet. So tama ba yung ginawa nila, mali, na nakabonnet sila? Kung nakataas, sir, hindi tama yun, sir. Kailangan makabonnet ka, ibaba mo, magpakilala ka. So okay lang magbonnet, pero ibaba mo muna yung bonnet. Pakita mo yung mukha mo, the whole mukha mo. So ibig sabihin, in your daily operations, dala-dala nyo yung bonnet? Eh, nakakatakot kayo. Ganun po kasi talaga yung dinugutin namin dito sa mundo namin na talagang nakasigitan na po. Kasi po, ang talagang kilala na po kami dito sa... Sir, why did you, kahit kilala pa kayo dyan sa lugar, why did you wear that bonnet? You should have worn that. Kung kayo po ay legit yung operation ninyo at serving a warrant to a subject na you thought o ayon sa inyong asset ay nandun sa area, why not wear your uniform with body cam at bakit nakabonnet? Your Honor, no. Part lang po ng accessories ng mga riders yon. So yun, you use the word mainit. Now, Mr. Chair, tumanggi sila, first things first. Yung request ko po sana, baka pwedeng mag-show cause order yung committee na ito kung bakit hindi natin sila i-contempt sa pag-atras nila. So there's a motion from Senator Tolpo that we require these three policemen to show cause why they will not be cited in contempt by this committee. Is there any objection? Hearing none, but before I roll the motion, I was given the 1 minute suspension. Motion in abeyance, and I will roll that motion later. Mr. Chair, I would like to congratulate those two complainants dahil they passed the lie detector test. Ibig sabihin, lahat na mabinigay nilang statement dito from the get-go ay totoo. Simula nung pumunta sila sa radio program ko hanggang sa pagdating dito sa pangalawang hearing na ito, hindi sila nagsisinungaling and they've been very truthful. And I congratulate you both and thank you for being truthful. Talagang maasahan kayo. Ito nga po masakit eh. Ito mga kababayan natin na maliliit, kung sino pa po yung biktima, pinasok na yung bahay na wala sa tama, walang dalang warrant. Mali yung bahay na pinasok kung talagang merong talaga silang hinahabol. Of course, papalag yung may-ari ng bahay, yung pa yung kinulong. Ang masaklap, ulitin ko ulit dito, nung yung anak susundan yung tatay niya sa presinto para kumustahin, pati yung anak ikinulong. Anong klaseng ustisya meron dito? Nang bugbog pa. Sabi ko nga, kayong tatlo, nagawa nyo yon sa bahay ng Camilon family sapagkat sila'y mahirap. Kung ginawa nyo yon sa bahay ni General Bato de la Rosa, now Senator Bato de la Rosa, baka may kalalagyan kayo. I promise you, hindi nyo kayang gawin yon sa bahay ng mga mayaman.
hindi nyo kayang gawin yon sa mga taga Forbes Park. Or maski na sa mga wala sa village na mga bahay na mayayaman. Hindi nyo kayang gawin yon. Look at me while I'm talking to you, please. Ikaw, just look at me. Huwag ka matakot, di kita kakain, di ako kumakain ng tao. Ang tapang-tapang mo, pag pobreng kaharap mo, pero pag sa akin, di ka makatingin, duwag ka pala. Napakaduwag mo. Ang kaya mo lang mga pobre. Titigan mo pa siguro hanggang sa matulang, pero pag kaharap mo ako, takot ka, bag buntot mo. Subukan nyo gawin yun sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam nyo, walang kalaban-laban mga yan. And I have witnesses na dati nyo nang ginagawa pala yan. At kinukonsinti kayo na yung chief of police. Pinasibak ko, ibinalik. Anong klaseng justisya meron tayo sa Pilipinas? Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby! Pero pag ordinaryong maliit na mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay at nag-bigti kuno. Bakit ganito ang justisya sa atin? Pag pulis, nagtatakipan, nakakalusot. Pag pobreng kababayan natin, nakukulong agad. Yung mga karapatan, tablado. Nabubugbog pa. Ngayon, nasibak nga itong si Chief of Police dahil sa mga lapses na binanggit ko, ibinalik! Siguro, Mr. Chair, patawag natin si Chief PNP sa next hearing kung pwede, Mr. Chair. Yes, we will do that, Sir Tortolpo. Well, andito yung nagbalik, yung Provincial Director. Can we hear from you, Provincial Director? Bakit yung binalik? Sir, good afternoon. Naibalik namin, sir, based doon sa appreciation namin doon sa investigation that yung participation niya lang is yung sa radio interview na sinabi niya nga na nakabonet. So, with that, sir, yung appreciation namin, wala naman siyang kinalaman doon sa nangyari doon sa ground, kundi yung lang ang interview. So, ibinalik namin, sir. Yun lang yung recommendation namin, sir. And it was approved by the regional director, sir. Then, pwede ba natin patawag regional director? Alam niyo yung ibig sabihin ng command responsibility, ano po? You understand that, right? Yes, sir. So, under the command of responsibility, may pananugutan ito sapagkat pinapayagan niya ang kanya mga tao na palaging pag nag-raid ng bahay ay nakasibilyan at nakabunet at walang suot na body cam. So, how's that for a command responsibility, Colonel Relly Arnedo, sir? Sir, uulitin ko, sir, yung investigation namin kasi, yung presence of the police dun sa area is to validate the information. No, sir, pakisagot lang po yung tinatawag na command responsibility. Yung estilo ng kanya mga bata under his command, these three people, these three policemen, kapag nagsiserve ng warrant, nakasibilyan, nakabonet, nakasinelas. Your Honor, Senator Tolpo, hindi pa pala ito nakapag-out. Comsec, please administer the oath. Yes, sir. Sir, kindly stand up, please. Raise your right hand. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Thank you, sir. Please take your seat. Colonel, ulitin ko. Mga pulis ninyo, nag-raid ng bahay, nakasibilyan, nakabonet, walang body cam. May lapses doon. Ngayon, sino ang boss nila? Sino ang superior nila? Of course, the chief of police, sir. Exactly. So doon ba sa mga binanggit ko, may pagkukulang bang mga pulis doon? May lapses ba doon? Sir, kung yung pagpunta nila doon, sir, is not part on the procedure. No, yung procedure po, yung procedure na sila ay nakabonet, walang body cam, nakasibilyan, hindi man lang nakasuot ng tsapa na pulis, kahit na sabihin natin wala ng warrant, at least man lang may ID na makikita ng pulis sila. Kaya nga nagkaroon ng komosyon eh, kasi akala ng Camilon family, mga akyat bahay. But anyway, so yung procedure na yon, was the procedure violated? Yes or no lang? No, sir. No, sir. The procedure wasn't violated? Yes, sir. Yes. Pwede mag-raid nung walang body cam? Depende, sir, kasi hindi raid yung pinuntahan, sir. Kaya mag-serve ng walang body cam, okay lang, nakabonet? Pwede, sir, kung ano. Covert operation kasi yun, sir, yung ano, nakita namin dun sa report. It is not a covert operation. They are trying to serve a warrant, Colonel Arnedo. Sir, walang warrant nung pumunta sila dun, sir. Based dun sa... So, wala silang warrant? Yes, sir. Nani. Okay, bingo. Nung last hearing, sabi niya walang warrant. Sinabi ni dito na merong warrant, na walang warrant. So kung walang warrant, you're saying it's a covert operation, but they're insisting, napahingan silang untong hininga. Wait a minute, Colonel, let me finish. Huli ka na. Baka pati ikaw, paparelieve ko. Yes, makinig ka. Sabi mo, walang warrant. Nung last hearing, merong warrant. Makinig ka. No, no.
No, Colonel. Ulitin ko for the end time. Ngayon, lumabas sa bibig mo. Huli ka, Balbon, sabi pa nga naman netizen. Sabi mo, walang warrant because it was a covert operation. And sabi nila dito sa hearing, matatanda mo, Chief Senator Bato, may dala silang warrant and they were serving that warrant. In fact, wala silang search warrant pero may meron, wag ka muna sumagot. Wala silang warrant dahil merong tipster. That's why they don't need the search warrant anymore. The warrant will suffice because, andito pa nga dito si Attorney Bernardo, because at that time, merong witness or asset na nagsasabi nandyan sa loob ang kanilang hinahanap na suspect na isa-serve nila ng warrant. Do you remember that, attorney? Kaya nga nagkaroon tayo ng konting discussion between search warrant and warrant of arrest. Sabi yes, nila there's a warrant of arrest but no search warrant is needed because merong nga witness na nagsasabing nandoon yung suspect. Opo, Your Honor. Narinig po na sinabi ng mga taong ito na nagsaserve sila ng warrant of arrest. Kaya ang sabi ko nga, dapat sumunod doon sa Supreme Court issuance sa dapat naka-body worn camera po. Narinig mo, Colonel Arnedo. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warrant at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tupa. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling kasama na si PD, Chief of Police at itong tatlong alipores nila. You see, Colonel? You're a bad example of the PNP. Your Honor, Senator Tulpo, klaruin mo natin. May warrant o wala? Sir, may warrant, sir. Pero yung sinasabi ko, sir, nagbabalidate nga doon sa ano, sir, yung chief intel, walang dalang ano doon, pero nagbabalidate nga. Pero may meron sa warrant yung subject. Mayroon, sir. Hindi lang nabitbit yung warrant. Yes, sir. Yun ang ibig kong sabihin, sir, na hindi lang nabitbit yung warrant because they are validating chief intel po yung nandun, sir. Klaruin natin. Covered ng warrant yung subject, yes, na hinahanap nila. Yes, sir. Hindi lang nabitbit yung papel. Yes, sir. Klaruin mo pag... Walang warrant, dapat hindi kayo pumasok. Sir, actually, sir, hindi sila pumasok, sir. Sorry po, Chief. Doon pa lang, nagkaroon inconsistencies. I'm sorry, Chief. Yes. Parang nabibaby to eh. The way I look at it. Parang nabibaby na naman to eh. Nakakawala na naman to eh. Huli ko na sana to eh. Nakakawala na ulit. Sinabi mo walang warrant. Sinabi na nga mismo ni Attorney Bernardo, sabi ng mga polis mo meron. Tapos ngayon sinasabi mo wala. Sinabi ng mga polis mo nandito, dala nila yung warrant. They were there, here. Dala nila yung warrant. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo... Klaruhin ko lang, Sir Tutul, pa. Hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Kahit na mga dati ko itong mga tauhan, alam mo, kinakita mo naman kung ako yung ako gagalit dito sa kalukuhan nila. Ako lang, I'm just trying to explain na kami sa PNP, kapag nag-operate kami, lalong-lalo na pagkilala yung mga operatives, number one, we allowed them to use bonnet para hindi sila makilala. Pero yun nga, pag i-serve na yung warrant, dapat mayroong uniform personnel na kasama. Pero yung presensya na doon para mag-confirm kung andyan o wala yung subject, wala mo problema kahit na nakahubad sila dyan, nakachinilas. Kasi that's part of the intelligence operations na ginagawa ng police. Pero kailangan, pag-serve nila, dapat may kasama na silang police na uniformado. So, kasi the my line of questioning will lead to the fact that these people are lying. Dahil sa kanilang pagsisinungaling, meron tayong biktima na napulong. Biktima na nga, biniktima pa for the second time. Kasi nga po, Mr. Chair, yun yung gusto kong matumbok dito, na yung Camilon family, they were victims. Pumasok sila, mali yung procedure na ginamit nila. Hindi Camilon, Vicente. Sorry. Itong Vicente family, excuse me. Mali yung procedure. Kahit na sino ba naman, Mr. Chair, nakabonet, may pumasok ng mga tao, of course, papalag. Magkakaroon ng tulakan. And based of that, ginamit ng mga pulis na ito para kasuhan sila ng... Assault bang ginasuhan nyo? Direct assault to personal authority. Biniktiman mo na nga, winalanghiya mo na yung karapatan nila. Pagkatapos, kakasuhan mo pa. Nakulong po sila, Mr. Chair. Nagpiansa lang sila. In fact, ako mga nag-abono ng piansa nila. Taawa ko. And then, bakit? Pagkatapos makulong si tatay... Si anak, susundan, natural, Mr. Chair, kahit na ikaw, susundan mo saan yung tatay ko, nakulong ba talaga, totoo ba nasa nakulungan? Pagdating po doon sa presinto, pati itong si anak, kinunong! And of course, magsisinungaling to, sabi nila hindi. Kaya nga, doon pumasok yung gusto ko sana, Mr. Chair, ipa-lie detector test sila kung sino nagsabing totoo, ito ba ang grupong ito o yung grupong doon sa complaint natin. Pumayag sila, pareho. Nag-lie detector, umatas to, itong mga polis na ito, nag-go ahead itong mga complainant, and they passed. Kaya nga, klaruhin natin na as far as this committee is concerned and as far as public opinion is concerned, talo na kayo. Kayong mga pulis na umatras. Kahit na, yes, we understand that. It is your constitutional right na umayaw dyan sa lie detector test.
Karapatan nyo yan kung ayaw nyo. Pero we are talking here about public opinion. Talo na kayo. Pati sa committee na ito. Mas naniniwala ang committee dito sa proven true lie detector test na hindi nagsiniwala. Kasi pinag-usapan natin last hearing was your word against their word. So, para to establish kung sino nagsasabi na totoo, chinachallenge namin kayo ng lie detector test. Ngayon, kumasa sila. Kumasa. Kayo, kumasa. But later on, umatras. Hindi namin kini-question yan. That's your constitutional right. But, as far as this committee is concerned, nakikita talaga namin, hindi naman kami, kahit kayo, police kayo. Kung if you were in our shoes, kung kayo ang membro, chairman ng committee na ito, sino pa paniwalaan nyo? Yung nag-volunteer ng lie detector test? Pumasa? O ito nag-volunteer tapos umatras? Alam nyo, masyadong mahalaga yung word of honor pagdating sa Pilipino. Pag sinabi mong, yes sir, magpa-lie detector test ako, tapos later on, atras ka, malaking bagay yan. So sa ngayon, as far as this committee is concerned, ito, impression of this committee, favors the accused talaga. Ito mga pumasa sa lie detector test kayo, dadalawang isip kami sa inyo, maniniwala dahil nga, umatras kayo. So, yun lang kasimple. Kaya dapat, huwag kayong padalos-dalos. Huwag kayong padalos-dalos sa ginagawa ninyo. Hindi maganda yung ginawa niyo na pumayag kayo tapos umatras. Again, as I've said, it is your constitutional right. Hindi namin kayo pilitin. Pero, sino ngayon ang talo? Kung totoo sinasabi ninyo, kahit na sabihin nyo totoo yung sinasabi nyo ngayon, talo na kayo from the start. Dahil nga, umayaw kayo, umatras kayo sa lie detector test. Ito ngayon sila. Halimbawa, granting lang, very remote possibility na nagsinungaling sila. Pero, pumasa sila sa lie detector test. Granting lang, nagsinungaling sila. Hindi ko sinasabing nagsinungaling sila. Pumasa sila, hindi sila umatras. Kanino maniwala ang tao ngayon? Di ba? Sa kanila. Proven sila na hindi nagsinungaling. Then wala silang rason na umatras. Kasi alam lang, nagsasabi silang totoo. So ngayon, ano na ngayon ang tingin nyo sa sarili nyo kapag ganun? Yeah, go ahead. Mr. Chair, I think it's not a question of public opinion. I think it's a question of these people doesn't have respect dito po sa Senado. I'm just citing public opinion kasi lahat tayo naman marami nagsusubaybay dito sa hearing. I agree with you. Kasi the legal aspect is beside yeah, that. Kasi Mr. Chair, kung matatandaan mo, in fact, we waited for several minutes, almost half an hour or so, na binigyan natin sila ng pagkakataon, makausap yung counsel, yung lawyer. Nag-usap-usap sila dyan banda. Hindi natin sila pinilit, Mr. Chair. Walang pumilit sa kanila. Silang kusa nagsabi, yes, inulit mo pa ata yun, if I'm not mistaken. Are you sure, sigurado ka, etc., etc. Maging si Senator Tolentino, if my memory serves me right, ganun din. Walang pumilit, and they said, yes. And then yung kabila, Vicente family said, yes. Now, pagtalikod dito, they said, no. Para sa akin, panluloko yun. Pambabastos yun sa Senado. Kasi kung ayaw naman talaga nila, alam nila na ata sila later on, sana dito pa lang, nag-no na sila. Hindi naman sila pinipilit eh. They know in their hearts. They know that, Mr. Chair, na paglabas dito Senado, mag-no sila. Alam na nila yun. Kailan dito, sa harap natin at sa harap ng publiko, pinalabas nila, na sila ay mag-yes sapagkat wala silang tinatago. Yun yung point ko do, Mr. Chair. Na para wag na silang tularan, dapat ipa-showcase sila later on kung bakit hindi sila ma-cite in contempt. Kasi they could have just said no, hindi natin sila pipilitin, Mr. Chair. Remember? Kung sinabi lang nila no sa atin, tapos na usapan. Move on tayo sa ibang topic. But they said yes. And the kabila said yes. Yun lang po yun. And now, Mr. Chair, may I request next time yung RD siguro, patawag natin, or maybe yung si Chief PNP, if we can request, or si yung administration ng PNP, yung hierarchy. Para nakakasama na loob kasi, Mr. Chair, makikita po ng mga biktima at makikita po ng mga iba pang biktima nila in the past. Mamaya magpapakita ko yung video na meron pa sila ibang biktima. At kumbaga, parang gumawa ng kalukuhan mga ito, nakalusot na naman, at nakulong pa yung mga katulad namin mahirap. Okay. Yes, we will do that in the proper time. Buti pa Mr. Chair yung mga ibang PD at RD na nilapitan ko pag ni-relieve all the way. Marami na po ako na pa-relieve na mga chief of police,
na I went to the PD and RD, na-relieve all the way. Ito, ni-relieve and then binabalik din at nagbigay lang ng rason na para sa akin, very shallow, flimsy yung reason. Comsec, pwede ba natin i-play yung video na meron dalawang witnesses against the Bonnet Gang? It has nothing to do with the Vicente case. Ito yung previous case na involved na naman itong grupo. Recidivist eh. Alam nyo, Colonel Arnedo and Colonel Apolonio and kayong tatlo. Marami yung kaibigan ng mga polis. My father was a member of the Philippine Constabulary. And I trust you that. My uncle, General Alexander Aguirre, is a policeman. He was a general. Pero ito ang nakakalungkot. Dahil sa mga pinanggagawa ninyo, yung mga accomplishment ng kapulisan natin, nabubura eh. Akala nyo ba ngayon? Sige, lusot kayo siguro sa mga followers ninyo, kung sino man yung mga taong naniniwala sa inyo, lusot kayo. Pero sa taong bayan, hindi ka nakakalusot. Believe me, I've been doing this for so many years. Kaya nga masama ang loob ko ngayon dahil nakikita ko yung klaseng injustices na natatanggap ng marami din kababayan, iba't ibang klaseng kawalang hustisya sa kamay ng mga pulis. Nakailang beses na po ako, Attorney Bernardo Sir, naka-inkwentro na pagpulis po ang may kaso, ang bagal po ng hustisya. Ang bagal ng hustisya. Daming proseso. Samantalang pag ordinary mamamayan, wala nang proseso-proseso, kulong na agad. Pakita po natin yung isang video. Tama ho ba? Nakabonet po sila? Lahat po sila. Nagpakabonet po sila lahat. Ang lalaking tao nila. Ang dami nila. Sobrang ilan po nung sumugod ho sa inyo ilan? Marami po sila. Kasi naglalakad lang po sila eh. Ngayon ho, ano ho, meron ho bang dalang warrant? Wala pong ganun, wala po. Hindi, barangay nga po, wala silang kasamang barangay. Wala rin pong ano, barangay, wala rin ganun. Kung wala rin pong warrant, wala po talaga as in. Colonel Arnedo, ibang kaso yan. Hindi sa kaso ng Vicente case. And alam mo, Colonel Arnedo, inconsistent ka kanina. Tapos ang masakit sa akin, pinagluloko mo itong Senado eh. Sinabi mo na walang warrant kasi nagki-casing. Anong sinabi mo ulit? Sorry? Validating, Your Honor. Hindi, meron pa isang sinabi na word. Yun lang, Your Honor, hindi, validating. Meron pa sinabi na, sabi mo ano, walang warrant dahil, aside from validating, meron ka sinabi na ano, word. Para, covert operation. Covert. Yes, Your Honor. Sinabi mo covert operation. So, para mailusot mo, yung hindi na sila kailang magsuot pa ng body cam, na kailang magsuot sila sa bonnet, you use that word covert para mapagtakpan mo yung kawalan sa procedure na hindi na rin kailangan ng barangay. Di ba? Ginamit mo yun eh. Akala mo mautakan mo itong Senado. No, Colonel, huwag kami. Kasi, and then later on, nung nagbigay sa iyo ng leading questions, si Chief Bato de la Rosa, our Honorable Chair, yes, may warrant yan. Nasa warrant kailang hindi namin dala. You see? Pinaikot mo kami. Covered operation and then ngayon, may warrant pala, hindi lang dala. So kung covered operation, hindi na kailangan ng barangay. Kung covered operation, pwede nga bone, tama. Kung covered operation, maski wala nang body cam. Pero tatanungin ko si Attorney Bernardo, for the sake of argument, covered operation, Attorney Bernardo ng Napolcom, kailan ba mag-bonnet? Ay, mag-body cam? Hindi. Your Honor po, kung tutukuyin ko yung sinabi po nila, kung sila ay merong covert operation or validation, this is a planned activity. Kaya dapat dala nila yung warrant o pares. Kasi nga kung ginayak nila yun, pangalawa, dapat nakalagay yun sa logbook na meron silang operation. Sa information po namin, hindi naman nakalagay na magse-serve ng warrant. At meron lang silang titignan. Kaya hindi rin tutugma. Pangalawa, kung yung sabi nila na meron silang service ng warrant of arrest,
eh hindi po sumunod talaga sa proseso. At kung titignan po natin, eh doon sa nabanggit nyo pong command responsibility, kung merong ganung infraction, dapat nagkaroon na ng proseso na aalamin saan sila nagkulang at ano ang nangyari. Yun naman yung sana pinakikiusap namin sa Chief of Police. Dapat po yung pagsusuot din ng bonnet, eh natukoy din po natin nung nakaraang hearing yan, eh kung talaga magsaserve ng warrant, gaya ng sabi nila, eh dapat meron namang kasamang nakaupo uniformadong tao. Kailangan magpakilala muna. Kung sakali mang, ang sabi nga raw nila, eh baka meron pang masamang mangyari doon. Kaya hindi nila isinama kagad yung polis. Yung mga bagay po ng yun, eh dapat ay mausisa rin. Pero hindi namin po pinahihintulutan na yung normal operation inakabonet. Kaya nga po Attorney Bernardo, eh para mapagtakpan nitong si Colonel Arnedo yung mga pagkukulang nila from serving the warrant, bumuelta siya sa yung nakikasing daw. Kahit rin po magkikasing eh, dapat dala na rin nila yung warrant of arrest. Kasi nga, yun eh, kasama sa mga gamit nila na para makapagpatunay na lehitimo yung kanilang casing operation. Kasi operation pa rin po yun eh. Nakaplano pa rin yun na meron pa rin documentation din po dapat yun. Dala dapat nila yun. In short, Attorney Bernardo ng Napolcom, meron talagang infraction doon, meron talagang mga lapses doon. May mga procedure na na-violate. Often po, mukhang meron pong, kung babasihan po doon sa pagsiserve ng warrant of arrest, meron pong kulang. Kasi nga, kung wala silang body-worn camera, ang sabi po roon sa Supreme Court kahit resolution, kahit na covert operation, yung sinasabi nito. Hindi rin po kasi, ang narinig ko nung nakaraang meeting eh, magsiserve sila ng warrant eh. Eh dapat meron silang motion sa husgado kung wala silang body-worn camera na hindi nila maiserve na walang body-worn. So kayo pong testigo, Attorney Bernardo, na merong nagsisinungaling sa kanilang dalawa between the colonel and this three. So it's just a matter kung sinong pipiliin ni Chief Bato de la Rosa kung sino sa kanila ipapakontempt ngayon mismo. Kasi nga, kayo pong testigo, sabi nila they were serving warrant and they have in their possession warrant of arrest. And now, at Colonel Arnedo said, walang warrant because sila ay nakikasing lamang. So, clearly, may nagsisinungaling sa dalawa. Covert operation ang ginamit niya. Tama ba, Senator Bato? Yes, in order, it doesn't take Attorney Bernardo to decide kung sino sa kanila nagsinungaling. It's better na pakinggan natin kung sino talaga nagsinungaling sa kanila. Kasi, Chairman, Mr. Chairman, yun na, very clear na dito, established na rito eh, na nung last hearing, we were all here, at sinabi nila, they were serving warrant. Remember? Meron yes, hawak ng warrant. Na, sinabi nila. Sinabi nila. Hindi na sinabi na may hawak silang warrant, ha? They were serving warrant. Ang sinabi nila dito. Nagsabi ba kayo na hawak niyo warrant? May dala kayo warrant? You know, they said they were serving warrant. Nag-serve kayo ng warrant, di ba? Operation? Yes, Your Honor, mag-serve po kami. Pero hindi. Oh, ano isi-serve niyo kung wala kayo nilang warrant? With due respect, Your Honor, lahat po yun ay documented. Pag-alis namin, actually po planned operation dahil po pinlano po namin yun, naka-logbook po yun, naka-blatter. Naka-blatter, nalalakad kayo, mag-serve kayo ng warrant? Yes, Your Honor. Saan yung blatter na yan? Okay, Mr. Chair, yung mga sinapit okay, na ayan po. Na naman, oh, ayan na naman, Mr. Chair, palagi na dudulas, mag-serve sila ng warrant. At again, kumukontra naman sinasabi ni Colonel Arnedo, yung kanilang PD, na walang warrant dahil sila ay nagki-casing lamang. Again, hindi na naman tumutugma. Ang daming hindi patutugma-tugma. Covert operation. Hindi, hayaan mo siya magsalita. Let him speak. Do not stop him. Isa ka pa. See? Sandali. Hindi, I'm not talking to you, sir. Colonel po. You see? Sinabi niya, they were serving the warrant. They were serving the warrant, which means they have the warrant in possession. Because if you're serving the warrant, then you must have that paper. Yes, yes, dapat. Kaya nga, di ba? Simple yes. English. They were serving the warrant. So, meron hawak sila. So, saan ang warrant nyo at the time? Bakit hindi kayo nagdala ng warrant? According to your dala po ng warrant officer ko, Your Honor. Ha? Ako po yung sinasabi lang hindi may dala. Pero yung warrant officer ko po ay meters lang po ang layo sa akin. Sa sinong warrant officer nyo at the time? Police Corporal Joel Dixon po, Your Honor. Ikaw? Yes, Your Honor. May dala ka warrant at the time na yan? Nasa bulsa ko po, Your Honor, kasi po magsaserve po kami ng warrant of arrest. Kaya nga, paano kayo magsaserve kung walang warrant? So, dala-dala yung warrant? Dala po namin yun. Bakit sabi mo na walang warrant? Magbabalidate pa lang kami that time, Your Honor, nung... Sandali. Mr. Chair. Sinabi na walang warrant? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga police pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Dahil patuloy tayo, tuloy. Sabi mo walang warrant.
Sir, based doon sa report, sir, pagbabalidate nga sila, ang warrant of arrest is nasa warrant officer, sir, si, ano, which is not part of the validating team. Yung nga, dapat pinaintindihan nyo kasi, Dr. Tulpo, na ang may hawak ng warrant, yung warrant officer. Yes, sir. Sila, intelligence officer, nagsusurveillan sila kung nandoon yung subject. Di ba? Yes, sir. Kasi pag-serve ng warrant, siya na magsiserve ng warrant. Yes, Your Honor. Intindihan ko kayo. Naintindihan ko kayo, yung procedure na yan, ginagawa ko yan nung panahon ko. Ganun man talaga, magsiserve ka ng warrant. Alangan naman, magsusurveillance na kainiporme. Bulabog na kayo. Layas na yung subject niyo kung nakainiporme. Ganun lang yun, that's one. Nahirap yung, ako ha. The worst thing na sabihin sa akin, binibibaby ko kayo, ay hindi ko matanggap-tanggap yan. Na binibaby ko. What's the use of me being the chairman of this committee kung ibibaby ko kayo? For the record, wala naman sigurong makapagsabi dyan na sinong pinakamaraming na-contempt na pulis dito sa Senado? Kaninong committee pinakamaraming na-contempt na pulis at saka mga witnesses? Ako. Kaya wala akong pakialam kung sino kayo, kung dati ko kayong tao, basta kamali kayo, mamalasin kayo sa akin. Pero pag kayo naman gumagawa ng tama, hindi na ako papayag na wawalang hiyain kayo. Di ba? Fair lang tayo dito. Fair. Ayaw kong sabihin, porque dati akong police, bibibihin ko kayo? No. Record shows. And record will vindicate me na ako ang pinakamaraming pinakulong na police dito sa Senado. Ako ang pinakamaraming, pero record shows also, kapag nakita ko na ang pulis ay totoo ang sinasabi, ay, by all means, dipinsahan ko rin yung pulis. Di ba? Bakit naman na wawalang hiyain yung pulis kung dapat, hindi dapat wawalang hiyain? Ganun lang ako, fair lang ako dito. Wala akong pinapaboran dito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang naman. I am trying to be fair here. Wala akong bias dito. Kahit na sabihin nyo, dati akong chief PNP, ang dami ng police minala sa akin. Ako lang, fair lang ako. Ayaw ko lang rin na masyadong kinakawawa yung pulis na dapat hindi naman kakawawain. Respetuhin lang rin natin dahil kung ano yung right ng mga complainant na civilian, ganun din ang right ng mga pulis. Pero lang tayo. Yun lang sa akin. Ayaw kong ma-accuse ako na binibaby ko kayo. Never, never in my pagiging chief PNP o pagiging mayroon na magsalita dito. Everything is recorded. If you know me, you will realize. Para sa inyo, nakakilala sa akin. If you know me, you will really know me. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin, wawalang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Kasi alam ko, gaano kahirap maging pulis. Ha? Alam ko. Paglabas mo pa lang dyan sa pintuan ng bahay mo, hindi mo na alam kung magkakabalik ka ng buhay sa mga anak mo pagkahapon. Kaya dapat respetuhin natin yung pagiging pulis. At doon naman sa mga abusadong pulis, dapat talaga may kalalagyan kayo. Kayong mga abusadong pulis. Dahil niyurakan ninyo yung uniforme, yung badge na suot-suot ninyo. Hindi kayo dapat magiging pulis. Oh my God, sabi ko sa inyo,
I am your number one enemy kung masama kayong police. Hanggat saan tayo aabot, kahit matanda na ako, hindi ko kayo atrasan anong gira gusto ninyo, anong warfare gusto ninyong ilalaban sa akin, hindi ko kayo atrasan kung sira ulo kayong police. Pero kayo matinong police at kinakawawa, my God, I will offer my life to you. Ganun akong klaseng tao. So, standby muna tayo dito sa issue na ito. Yung kay Juan Vicente. Doon sa... Okay. Proceed muna tayo sa... Ha? Ano? Ay, sorry. Sorry, Your Honor. I would like to... recognize the presence of Senator Robin Hood Padilla. Your Honor, thank you for coming over. Salamat for coming. We proceed to Camilon case. Major De Castro, andito ba? Yung driver mo na si Pagpantay. Opuin, opuin yan dito. Ikaw, PD, pwede ka na umalis dyan. Colonel Major De Castro. Ah, mag-out muna kayo. Yung dalawa. Please raise your right hand, sirs. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation? Yes, sir. Thank you very much. Please take your seat. Major De Castro, may paso, may kaso ka nang na-file sa'yo? Yes, Sir Ronald. Anong kaso? Kidnapping and serious illegal detention for sir. For the record, girlfriend mo yung missing na beauty queen? No, Your Honor. No? No, sir. Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Under-out ka ba? Ayaw ko mag-contempt ng tao dito. Tapos baka mamaya i-contempt kita. Under oath, sir. Under oath. Ha? Hindi mo girlfriend yun? Hindi po, sir. Saan yung parents? Hindi niya girlfriend si yung anak niyo na missing? Girlfriend po, sir. Girlfriend? Girlfriend po, na late na lang din po namin na nalaman noong nawawala na po yung kapatid ko. Na girlfriend niya? Apo. Bali, October 12 po nawala yung kapatid ko. October 13 ko po nalaman na magkasintahan po sila. Nang dahil po dun sa kaibigan po ng kapatid ko na nag-open po sa amin po ng lahat. So ano palang relasyon ninyo? Again, you're under oath, ha? Yes, sir. Under oath ka, iho? Yes, sir. Para po, sir. Hindi po kami magka-relasyon, sir. Bakit? Sabi mo hindi mo siya girlfriend? Hindi po talaga, sir. Tapos nawala na lang. Wala po kami relasyon, sir. Makikita naman yung sir sa mga affidavit nila, sir, na wala naman sinasabi na kung sinong karelasyon. Anak ng baka. Wala kami relasyon, sir. O wala na silang relasyon? Nagsisinungaling siya, sir. Paano ka nakasuhan kung wala kang relasyon? Yun ang allegation nila, sir. Ako daw po yung boyfriend. At ako daw yung nagregalo ng sasakyan, sir. Pero may mga affidavit sila, sir, na hindi nila alam kung sino boyfriend. Ang sabi nila ay yung sasakyan daw ay binili. Yun lang, Your Honor.
NBI. Na-establish ba niyo na girlfriend niya yun? Yes, Your Honor. PNP. Jack Malinaw. Yes, sir. Based on the statements given by the witnesses, sir, may relationship si... May relationship? Yes, sir. So, nagsisinungaling ka sa harapan ko. No, Your Honor. Ha? Hindi po, sir. Anak ng tinawag. Anong basis niyo, NBI, na kapag sabi na girlfriend niya si yung nawala? Mr. Chair, Your Honors, may sworn statement po kami nung close friend ni Catherine Camilon in the person of Vanessa Baracchio. She is an incumbent municipal councilor Basista, Pangasinan. So you are an investigator? Yes. Criminal investigator ka na, NBI? Yes, Your Honor. Yes, do you believe na girlfriend niya based on the affidavits na nakuha niyo? Affidavits? Aside from the affidavits, we have photographs of Major De Castro and Camilon na displaying affection. Mr. Chair. Jack Malinaw. The same thing, sir. We also have the statements and supplemental statements of Ms. Vanessa Baracchio and also the screenshots of the pictures of the two individual displaying affection, Your Honor. You show cause why I don't cite you in contempt before this hearing, before this committee. De Castro. Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Wala po lang. Totoo lang sasabi mo? Yes, Your Honor. Ha? Wala kang ebidensya na hindi kayo boyfriend? Hindi mo siya girlfriend? Wala kaming relasyon, sir. Wala. Wala kang relasyon? Wala po. I am not satisfied with your explanation. Ginoong Tagapangulo, iminumungkahi ko po sa ating komite na ma-cite in contempt si Ginoong De Castro. I so move, Mr. For lying. Chairman. Opo. For lying before this committee. There is a motion to cite in contempt Police Major Alan De Castro for lying before this committee or not telling the truth. Any objection? Hearing none. The motion is approved. Kumsik, you take usa. You take physical custody of this Major De Castro. Magbantay. Yes po, Your Honor. Anong papel mo sa kaso nito? Wala po, Your Honor. Kung bakit nandito ka? Kung wala kang papel? Sinampinahan po ako, Your Honor. Ha? Sinabinahan po ako, Your Honor. Bakit ka sinabinahan? Dahil sinasabi po nila, Your Honor, na driver daw po ni Major De Castro ako. Driver ka ni De Castro? No po, Your Honor. Ano kanya? Your Honor, driver po ako ng pamilya po nila. Driver ng pamilya nila? Yes po, Your Honor. Paano, NBI, paano na-implicate ito si Pagpantay? Sa ngayon, sir, wala pa kaming sufficient evidence against him. So, hindi ito nakasawan? Ang nag-file po ng kaso, Mr. Chair, is the CIDG and the PNP. Yeah, malinaw. CIDG. Sir, it was established his participation, sir, when our two independent witnesses saw him supervising the transfer of a unconscious woman, duguan ng ulo, ng isinakay from a red CRV into from a Nissan Juke to a red CRV. He was identified vividly by the witnesses because tinutukan nga sila, sir, nung dalawang witnesses namin, tinutukan niya ng barel. Anong ginagawa dito? Malis na kayo dito. And based on the recollection, sir, ng mga witnesses, nandun naman sa statement nila, meron siyang tattoo sa dalawang binti niya, sir. Kasi he was wearing shorts during that time. That was the statement given to us. May tattoo ka? Meron po, Your Honor. Meron? Meron po. Confirm yung sinabi ng witness? Hindi po, Your Honor. Pero, inaamin mo na driver ka ng pamilya ni Yes po. De Castro? Yes po, Your Honor. Ang dinideny mo is hindi ka driver niya. Yes po. So, he's a member of the family. So, pwede ka rin mag-drive sa kanya. Sa father and mother lang po niya ako nagda-drive, Your Honor. Father and mother? Kung mag-drive man ako, Your Honor, sa kanya, sa mga private na lakad po, for example, mag-anak sa kasal, mag-anak sa binyag, sa ganun lang po, Your Honor. So, nagda-drive ka rin sa kanya? Opo, Your Honor.
Yes, good, Senator Rubino. Ginoong Jeffrey, magandang hapon po. Kayo po ba ni Mr. De Castro, ano po ang relasyon ninyo? Very close po ba kayo na employee-employer? Ganun po ba ang ano nyo? Close po ba kayo? May mga personal kayong mga sikreto na nalalaman tungkol sa kanya? Wala po, Your Honor. Hindi nyo po nakikita? Wala po kayong nakikita? Wala po. Kasi yung driver ko, maraming alam tungkol sa akin. Kaya lagi kong binabantayan yun, ikaw ha. Kayo, wala pong ganun? Wala po. Sabi nyo po kanina, meron kayong mga private na lakad. Doon lang po, Your Honor, sa... Hindi niyo po nakita kailanman yung pinag-uusapan po natin na dalaga na nawala. Hindi niyo po nakita, hindi niyo po nakilala. Hindi po, Your Honor. Walang pagkakataon? Wala po. Pero alam niyo po yung kasong ito? Opo, Your Honor. Nung nalaman niyo po yung kasong ito, ano pong naramdaman po ninyo? Agad ko pong pinuntahan si Major De Castro po sa bahay nila para po alamin kung bakit po nandun po yung pangalan ko, nakita ko po sa TV. Tinanong din niyo po bang si IDG bakit kayo identified? Hindi po, Your Honor. Wala po kayong abogado na nakipag-usap sa CIDG? Nito na lang po, Your Honor. Dati po, nung una po, ang tanong po kasi ninyo is dati po, nung nalaman ko po ano pong ginawa ko. E nung pahuli po, nung nasabahan na po kami ng kaso, attorney ko na po. Kumuha po ang attorney ng parents ko. Wala po kayong nangyaring pagpapaliwanag sa CIDG? Hindi po kayong nagpaliwanag sa kanila? Inuusap po ako ng lawyer ko about po dyan. Pinili ko pong manahimik po. Pwede naman daw po ako magbigay ng salisay at pwede pong manahimik. Mas pinili ko na lang pong manahimik, Your Honor. Mas pinili niyong manahimik? Opo, Your Honor. Alam niyo po kung gaano kaseryoso yung kaso? Opo, Your Honor. Alam niyo po ang pwedeng maging sintensya din ninyo pag accessory kayo sa ganitong klaseng krimen? Opo, Your Honor. Ayun. Mas gusto niyo pong tumahimik kaysa ipagtanggol ang sarili po ninyo? Your Honor, kasi po nasa piskal na po ang kaso namin at ano na po sa submitted for resolution na po. Kaya... Mawalang galing na po, mataas po ang tingin ko po sa inyo. So, sigado na lang po ako magsasalita. Hindi, okay lang naman po yun, karapatan niyo po yun. Nagsasalita ka ngayon dito eh. Yung pinapakinggan ka nga namin eh. Sasalita ka eh. Opo. Ang lahat po dito ay may boses. Huwag po kayong mag-alala. At kami po naman ay nagbibigay galang din sa judiciary, siyempre. Pero siyempre po, ito po ay kaso dito sa aming komite. Kaya gusto din po namin, kung ano lang naman po yung gusto niyong ilahad. At kasi kami din po, gustong-gusto din namin malaman kung ano yung nangyari. Kasi hindi naman po magandang pangyayari ito na isang pulis ay involved sa, allegedly involved sa pagkawala ng isang dalaga. At alam niyo naman po siguro palagi ang sitwasyon, ano? Kapag kaganyan na ang naiipit sa ganito, kayo. Alam niyo po ba yun? Na maaring kayo ang maipit dito sa dulo? Opo, Your Honor. Okay lang po sa inyo. Pwede po kayong humingi sa amin ng... pribadong pag-uusap ni General Bato, ni Senator Bato, kung gusto niyo pong makipag-uusap sa amin. Kasi ang ayaw po namin dito ay kung sino yung taong maliit, yun ang napapahamak. Kasi laging pong ganyan sa atin eh. Laging meron tayong fall guy. Kawawa naman. Kaya kung gusto niyo pong makipag-uusap sa amin ng pribado, handa po kaming makinig sa inyo. At tingnan po namin kung paano kayo matutulungan. Dahil sa amin po, ayaw namin ang laging napapahamak yung maliit na tao. Kasi pagka ganito, huwag naman sanang umabot na kayo ang aming tigapaamin. Yun ang mahirap eh. Kasi ganyan ho eh. Kawawa lagi. Sana po, magkaroon po kayo ng lakas na loob na makipag-usap sa amin. Handa po kaming makinig, Senior Jeffrey. Yun lamang po, Chairman. Maraming salamat po. Thank you, Senator Robin Hood Padilla. Anyway, yung kaso ninyo eh, andyan na sa korte. Mayroon kayong gusto sabihin na mga pamilyang Camilon? Ano kayong gustong paparating sa kanila? Ang lagi lang ko namin, sir, na hinihiling ay malaman ho namin talaga ang totoo sa kung ano pa po ang nangyari sa aming anak. Dahil limang buwan na ho namin siyang hindi alam. Dahil wala nga hong nagsasalita sa kanila. Dahil kagaya po ni Magpantay, siya po yung sinasabi na kasama na maglipat nung sinasabing babaeng duguan na sinasabi yun ng aming anak. Sir, napakasakit naman at napakahirap sa loob namin bilang pamilya na hanggang ngayon wala ho kaming naiintindihan. Wala ho kaming alam kung nasan ho talaga ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Kahit ho lumabas yan, dahil nung una ho nawala yan eh. Nung una ho labas na, kasali siya, kasama siya sa kapangyari ho sa pagkawala ng aming anak. Nawala ho siya, parang tumago. Tapos nung naglapit nga po kami kay Senator Rafi Tulfo sa
sa kanilang programa. Makailang hindi ko alam kung may linggo o inabot ng buwan, bigla ho siyang lumitaw sa Balayan Police Station na hanggang sa ngayon naman ho wala siyang sinasabi. Pero yun ho ang sinasabi ng mga witnesses po ng CIDJ na siya yung nakita na nagmamando ho doon sa mga tao na naglilipat ho doon sa babaeng duguan. Sir, hindi ho namin alam kung ang babae ho bang yun eh talagang ang aming anak. Kailangan ho naming malaman. Kailangan ho naming maintindihan kung nasaan ho ang aming anak. 5 buwan na ho, sir. Wala ho ang, hindi ho namin alam kung nasaan. Mahirap ho sa amin pero pinaglalabanan ho namin dahil kami ho inaasa na makakaroon ho ng linaw ang aming problema na ito. Hanggang sa umabot na nga po dito sa Senado ang kaso na ito. Kaya nahingi ho kami talaga sa inyo ng tulong. Kung paano ho namin malalaman kung nasaan ho talaga ang aming anak. Oh, mapabantay. Hindi ka ba nakonsensya sa naramdaman ng ina ng babaeng nawawala? Ikaw ang tinuturo na nagbitbit nung sugatan na babae. Eh kung nasaan naman yung babae niyo ngayon, kung ikaw yung talaga nagbitbit, tulungan niyo naman. No? May balik yung katawan na doon sa pamilya. Kawawa naman. Ikaw, may pamilya ka rin eh. Hanggang kung ikaw ba may mamamatay na tao na membro ng pamilya, tapos hindi may balik yung labi, mapapalagay ka kaya? Siguro hindi ka mapapalagay, di ba? So ikaw tinuturo ngayon, alam mo kung saan yung babae na bit-bit mo na duguan? Kung saan na ngayon? Hindi ko po alam, Your Honor. Hindi mo alam? Hindi po ako yung nakita ng dalawang witness, Your Honor. Hindi ikaw? Yes po. Anyway. Yes, go ahead, Sir. Baka hindi naiintindihan ni Mr. Magpantay na civilian po kayo, no? Opo, Your Honor. Hindi po kayo police, siyempre, maliwanag. Alam niyo po, kami po ni General Bato, ni Senator Bato, ako po ay dating bilanggo at si General Bato ay dating direktor sa Bilibid. Opo. Gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, yung mga kasong ganito, nakarumal-dumal laban sa babae, at pag kayo po ay nakulong, kayo po ay napatunayan na nagkasala at ginawa niyo po ito at kayo po ay walang proteksyon, medyo mahirap po ang magiging sitwasyon niyo sa Bilibid. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Dahil sa Bilibid, may mga kaso po na yung mga kaso na yan ay kahit na bilangguyan at mga kriminal, pero pag pinag-usapan dyan ang rape, yung ganitong klaseng kaso, ay may paglalagyan po kayo sa loob. Kaya ang akin pong mungkahi sa inyo, Sir Jeffrey, baka wag na po tayong umabot sa contempt din. Baka gusto niyo po kaming makausap. Handa po kaming makinig sa inyo, Sir Jeffrey. Pag-isipan niyo pong mabuti. Kasi baka hindi niyo po nalalaman na kung gaano po kabigat ang maipapatong sa inyong kaso. Wala po kayong proteksyon na mangyayari dito. Hindi po kayo katulad ni Sir De Castro. Ngayon, pulisyan. Pag yan, nakakulong. Definite yan, meron niyang proteksyon sa loob. Kasi may mga pulis din doon na nakakulong. Merong building na kukuha dyan. Sa inyo, wala. Pag-isipan niyo pong mabuti. Pag-isipan niyo pong mabuti ng 10 beses, pag-isipan ninyo, makakatulong kayo ng, sa pamilya na kawawa naman ang pamilyang ito. At tayo, makakatulong sa kanya. At kami, makakatulong sa iyo. So, are you willing na mag-executive position sa aming dalawa ni Senator Robin Hood Padilla after this? No po, Your Honor. Wala po kasi po ako, Your Honor, ititestigo po. Ha? Wala po akong ititestigo laban kay Major. At wala po akong alam tukol sa babae. Ibig kong sabihin ba, gusto mo bang makipag-usap sa amin mamaya, afterwards? Pwede po, Your Honor. We're offering you or... Pwede po, Your Honor. Pwede po. Gusto mong makipag-usap sa amin? Pwede po. Mamaya, pag-adjourn namin natin dito, mag-usap tayo. Opo. Ha? Yes po, Your Honor. Eh, makita mo yung parents, oh. Wawa. Ha? Sus, papalayo lang. Huwag sana mangyari rin sa akin. Knock on wood. Hirap yung ganyan na mangyari sa atin. Yung globe. Kaya tayo pinatawag namin dito dahil nga merong kayo ba? Merong as NBI? Merong kuha ng NBI? Merong may warrant kayo to disclose computer data? Computer data? Yes, sir. Meron kayo? Anong binigay? Nagbigay, nag-comply ng globe? Not complete, sir. Partially, sir. We have
the Globe Telecom already submitted as the call logs and the SMS logs, yung text messages logs, sir. Yung logs. Logs po. Yung mga oras po at saka yung lugar kung saan nagkaroon ng mga text exchange of text messages between Major Alan De Castro and Catherine Camilon on the night she disappeared, Mr. Chair. So meron na silang binigay? Meron na po. Ang wala po, sir, sana na hiningi namin yung content ng text messages, yung SMS po. Kasi doon po namin malalaman ano ba yung mga nagiging usapan along the way. Again, we will hear from Globe. What's your position on that? Ang binigay lang doon ninyo, mga call data records. And again, yung content ang kailangan. Kaya yes, kayo binigyan yes. ng warrant to disclose computer data. Yes, magandang hapon po, Mr. Chairman. As disclosed by NBI, we complied with the warrant to disclose computer data. Ang binigay po namin ay mga lahat ng data nasa sa aming posisyon. Lahat na pwedeng ibigay na aming kinokolekta. As far as content of text messages, yes, we sympathize actually with the parents and the victim. Actually, we deeply sympathize with them. But ang katotohanan at gaya ng nasabi ko nung isang hearing, katulad ng isang kasong ganito, ay hindi po kami nag-store ng text messages. Maraming kadahilanan po yan. No? Isa, financial, technical, and legal. Sa financial, napakamahal po na magkaroon ng storage ng mga text messages na million, actually billion, dahil tayo po ang text capital ng mundo. Napakadami po yan. Pangalawa, sa technical naman, is it will actually slow down the network. And then, there's even doubt if we can procure equipment that will intercept messages from the sender to the receiver. Kasi po, kami, para lang po kaming yung postal agency. We deliver itong mga messages from the sender to the receiver. We do not store, we do not copy those messages in our system. So, ganun lang po ang amen. Pero gaya ng sabi ko, actually there's a way of getting the content either from the cellphone of the sender or from the cellphone of the receiver. Meron pong digital forensics na tinatawag na ma-recover yan. Actually, after that hearing po noong karaan, nalaman ko po nga actually kahit ma-delete or ma-restart, pwede pa pala po ma-recover yung content po ng cellphone na yon. So, ganun po. And so, andyan bang cellphone nung biktima? Wala, sir. Kasi dala po nung Catherine Camilon the night. Nung namatay. Nawala siya. Nawala na rin po yung signal after that. Yung cellphone nung biktima. Aksado, nakuha niyo? Number lang, sir. Number? Apo. Yung physical mismo na cellphone? Wala po. Kayo, Jack, nakuha niyo? Negative, sir. Cellphone unit. Negative, sir. Nagpag-asa pa bang ma-recover yun? Ito yung business, sa victim, sir, o yung kay Major De Castro? Yung kay Major De Castro? It was all the time in his possession, sir, yung cellphone number niya. But, yung... Kahit ay dinilit na niya yung mga laman noon, marirecover pa rin. Yes, sir. Sabi ng Globe. At saka, yung ating... anti-cybercrime group, may capability niya na ma-recover yan. Pati NBI, kaya nilang ma-recover yan kung nandiyan lang yung cellphone. Wala sa possession namin, sir, yung cellphone ni Alan. So that would be subject of your further undertakings as investigator? Yes, sir. What we have, sir, yung number niya before, yung official number niya being a member of the Batangas PNP. Yun lang, sir, ang ano namin. Yung number. Ginagamit nila sa correspondence nila between Camilon and De Castro, yun ang nandoon yung susi. Yes, sir, but based on the reply of the Globe, sir, hanggang doon lang sila sa ano, walang content. So this is lang, sir. Pangalawang hearing ko na to na ganoon ang explanation ng Globe. Kaya, yung explanation mo na financial, technical, matanggap ko yun. Pero kung you will go further beyond, sabi mo legal, that I cannot accept. Sabi mo may legal impediment para sa inyo, para i-disclose sa amin yung computer data, because the court is not police enough to issue that warrant kung may nababayolit siyang batas. Sabi nyo, yung Data Privacy Act, mababayolit ninyo. Tinanong na namin yung Data Privacy Commission kung nababayolit ba ang Data Privacy Act. No, hindi nababayolit ang Data Privacy Act kung i-provide ninyo yung contents. Kung technically, capable kayo. But you are not legally impeded to disclose that computer data. Kahit nga, kasi nga, mayroong warrant eh.
it should be the court, competent court. Huwag hindi nyo magamit yung rason na legal. Siguro yung financial, mayaman ang globe, hindi pwede matanggap yan. Yung akin lang tatanggapin dyan na rason is technical. Yung technical capability, technological handicap. May I explain the yes. regarding legal considerations, Mr. Chairman. If we are to store text messages, we are in fact intercepting correspondence between private individuals, protected by the Constitution. We will violate the Anti-Wiretapping Act because under Section 400. Ito nga, binigyan kayo ng warrant ng korte na warrant to disclose computer data. May warrant yan, covered by warrant. Ibig mong sabihin, hindi nyo susundin yung court order dahil mabailit yung batas? No, Mr. Chair. If you have that data, if you have that data, yes, are you willing to give that to? Yes, of course we will. Of course. Yes, we cannot violate the court order, Mr. Chairman. We cannot. Yes. As long as we have that precisely. Data. Yes. Okay. So kung meron man lang, kaya niyo ibigay. Pero ngayon wala talaga, so wala kayong ibigay. So simple as that. Director Andres Castilla ng legal ng NTC DICT. Nandito ba? DICT. Department of Information and Attorney Michael Santos, DICT. Yeah, but please take your seat. Okay na. Doon muna kayo sa likod. Attorney, as far as you, ilang taon ka na dyan sa DICT? Sir, Your Honor, sa National Privacy Commission po, 7 years. Saan ka? National Privacy Commission po. National Privacy Commission. Ah, hindi ka pala sa akin. National Privacy Commission. Yes, sir. So, ikaw ang pinadala ng DICT? Ng Privacy Commission po, in behalf of DICT. Hindi makakasagot ang mga privacy po. Ay, settled naman yung issue about privacy. Yes, sir. Di ba? Very clear naman yung last hearing, yung previous hearing pa, na wala kayong objection dyan sa data, walang violation ng Data Privacy Act, yung in-issue na warrant ng korte. Yes, Mr. Chair, as long as it's covered under the cyber warrant, they should disclose. Tama. So everybody agrees with that. Ang akin lang sana gusto malaman from DICT, i-confirm ninyo yung statement ng Globe na hindi nila kayang maibigay yung content ng mga messages. Yan ang gusto ko malaman. Kasi kayo man ng DICT, alam niyo yung capability ng mga service provider. Alam mo ba? Anong masasabi mo dyan? Mr. Chair, we will confer po with our technical colleagues. Yung mga IT po, we will confer with them kung may capability po talaga. Globe, huwag kayong magtampo sa amin. Ha? We just want to, alam mo na, we are investigating here. So we want confirmation from other sources. Ikaw lang naman, isang source ka lang. Yes, Mr. Chairman. I think we should also invite the other telcos, Mr. Chairman, okay, to confirm if they also have that capability. Yes, to settle the matter once and for all, di ba? Kasi yung palaging issue sa inyo, yung content, hindi nyo kayang ibigay. Problema tayo. So, alas 3 na, tinatawag na kami, magsisisyon na daw kami doon. So, yung umpad case, Dr. Alcantara, hinahanap ni General Senator Jinggo Estrada yung autopsy ng Umpad case. Yes, Your Honor. I already submitted my autopsy report with the National Bureau of Investigation for compiling. So briefly, can you explain that? So good afternoon, sir. I am Dr. Jan Allen Alcantara. I am a medical legal officer of the National Bureau of Investigation. I'm the one who performed the autopsy of John Francis Lucero Umpad, and the diagnosis or the cause of death of Mr. Umpad was gunshot wound to the chest, sir. And I was able to recover a slug during our autopsy, and I submitted it under on our ballistics division for further analysis, sir. Anong caliber? This is the FILD or the ballistics report of the National Bureau of Investigation findings and conclusion. Examination made on the evidence bullet marked NA revealed that it is a deformed caliber 9mm copper jacketed bullet and was fired
through the barrel of a caliber 9mm firearm with riflings twisting to the right. Oh, yeah. Yung issue ni Senator Jinggoy doon is yung cause of death through gunshot wound talaga. Ang, yes, sir. Ganun ba yun? Yes, sir. Technically. Kasi may technical description kayo dyan sa findings ninyo. Meron by asphyxia, ano ba yun? Ay mga hindi common sa layman. In layman's term. In the medical legal aspect, sir, the cause of death would be hypovolemic shock or massive loss of blood due to the gunshot wound to the chest, sir. Yun ang gusto kong malaman ni Sir Jinggoy, yung loss of blood. Yes, sir. Dahil yes, nga, matagal daw na-action sa hospital, lipat-lipat pa, kaya namatay. Kaya yung gusto, wala lang si Sir Jinggoy dito eh. But as I understand it, yan yung gusto niya i-drive out. Bakit namatay yung bata na buhay pa daw yun nung nangyari. Tapos parang merong, hindi kaagad na si kaso ba? Sort of negligence on the part of the whoever. Pero yung polis naman kagad nag-respond di ba? Sino bang yung kuwan dito? Nagko-cover itong kaso nito? Anong stasyon ito? Rizal? Ha? Oh, Rodriguez. Rodriguez pa ba? Di ba Montalban ang pangalan nyo? Ngayon, naging Montalban uli. Hindi mo alam. May batas ka may ginawa dito na babalik sa Montalban yan. Oh, hindi pa niyo ginagamit? Hindi pa rin? Oh, you're not following the law. Ang tagal na yun. Tagal na yun. Hindi niyo sinusunod yung batas. Officially, dapat balitan niyo yung Montalban Municipal Police Station. O city ba yan? O munisipyo? Oh, Montalban Municipal Police Station na dapat. Anyway, sige lang. Kayo ang nagdala ng bata, di ba? Trupa ninyo. Kumpak namin, sir. Yung personal namin doon sa kumpak, sir. Ang nagdala doon, sir. Anyway, itong particular case ito, kung tutusin, case closed na ito as far, yes, as this committee is concerned. Yes, sir. Dahil si Senator Tolpo mismo, i-congratulated you for your swift action. Yes, sir. Doon sa paghuli ng suspect at saka yung pagdala sa bata sa hospital. Yes, sir. Yung nga lang, gusto lang ni Senator Jinggoy to pinpoint liability. Bakit namatay yung bata na mabilis man yung nadala sa hospital? Yun, yes, lang gusto malaman ni Senator Jinggoy. Yes, sir. That is why, sir, the good senator, sir, was directed the NBI to testify, sir, the results of the examination, sir. So, yun po yung purpose nun, sir. Pero as far as the incident is concerned, sir, tapos na po okay tayo, yan, sir. Yes, sir. Po. Alam ko, okay na yan. So, with that, magsisisyo na kami. Kamilon, kung meron pa kayong concern, sabihin nyo sa secretariat, ha, para matake up natin next hearing. Secretariat. Vicente case, pasensya na kayo, nag-walkout si Senator Tolpo. Hindi natin napag-usapan ng gusto. Alam mo na, amin na lang yun. Amin na lang yun, mag-usap na lang kami mamaya. Out na kayo doon. Hindi kayo kasama doon, ha? Kami na lang mag-usap mamaya. Ano ko, deputy? Okay na yun. So, from here, I would like again to thank you for Director attending to this hearing. For adjourn na natin, di ba? Ha? Persal. Okay, sige mga figure. Ay, suspend lang natin. May Camilon case ba? The hearing is hereby suspended. So hanggang dito lang tayo mga tol. Maraming salamat sa panonood at patuloy na suporta. God bless you sa inyo lahat at hanggang sa muli. Paalam.